Pati inyo pala, mga taga Bulalakaw, Mindoro. Oo, kasi nandun ako kahapon dahil sa pangako ko doon sa mga kaibigan nating ophthalmologist. Ito yung mga nag-oopera ng katarata sa mata. Opo. Eh sabi ko sa kanila, pupunta ako dyan sa dalawang kondisyon. Una, kailangan mas marami ang maoperahan. Okay. Pangalawa, sabi ko, ililibre na ninyo. Aha. Sapagkat nakikita ko, eh siyempre mga senior citizens yan. Wala namang pinagkakakitaan na yan. At pati yung lente ka ako na gagamitin ninyo, ilibre nyo na. Eh di pumayag. Nung pumayag, kinakailangan makarating ako ron. Napasinaya ko pa nga yung kanilang eye center. Okay. Sapagkat nakakuha sila ng ayuda sa PhilHealth. Kasi ako nakipag-usap ni, paano ka kung mangyayari dyan? Opo. Napakarami na ang perang itinalaga para sa ganun ay pala, matutuhan green green natin. Green na green pala paligid sa Kong. Ayun, nanghiram ako ng tricycle para makarating ako ron na dyan. Tricycle po ba yan? Mukhang may hélice, no? Isang tricycle na may hélice. Yun. Ayan. So, napakaraming tao at pagkatapos kasi niyan, minabuti kong harapin yung concerns ng napakaraming mga barangay kapitan at manggagawang barangay. Opo. Kaya medyo inabot din ako ng ng maghapon. Kinakailangan namin makauwi ng bago mag alas dos ng hapon. Pero kinatuwa nila yung nagpakilala ako. Ba? Oho. Ako po ka ako yung congressman na itong mga huling araw ay pinagtulong-tulungan po ng aking mga kasamahan. Alam nila. Ginuyog. Alam nila. Talaga po ah. Pero ako po ka ako kayang-kaya kong magpabugbog. Basta ang pinakikipaglabang ko po ay yung karapatan ninyo. Katulad po ngayon, sabi ko, sa dami po ng aking ginagawa, kinakailangan paunlakan ko yung aking mga kaibigang doktor na naibigay naman po kasi yung kondisyon na inihingi ko. Kaya wala po akong magagawa kundi pumunta rito. At nakita ko kayong lahat, sabi ko. Ngayon, nung makita ko kayo na marami kayo, naalala ko ako yung isang tagpo sa Biblia. Na kung saan ka ako, mayroong isang tao na napanganak ng bulag. Pero pinadilat ng ating Panginoong Jesus. Sabi kong gano'n, ano? Opo. Nainggit ka ako yung mga mayayabang na mga eskriba at mga pariseo nung panahon na yun. Ba? Oo. Na parang yung mga kasama ko ngayon sa kongreso, ano? Alam mo ba yung kung sino yung taong nagpadilat ng mata mo? Tinanong nga, opo. Walang pinag-aralan yun. Na yung tatay niya. Ay, parmer lang. Magsasaka lang yung kagaya ng tatay ni Congressman Marcoleta. Opo. At yung nanay niya, nagtitinda lang ng hopya yan. Ako? Oo. Alam ng mga tao. Sabi nung bulag, wala pong kaso sa akin yung mga pinagsasabi nyo kung ano po. Kahit sino po yung tao yun, kahit ano po, kababa ang kanyang kalagayan sa buhay. Ano man po ang kanilang mga bagay-bagay na iniisip nyong kababaan ng kanilang kalagayan. Wala po sa akin yun eh. Opo. Ang importante po sa akin, ngayon hindi kagaya. Kani-kanina lang. Nakakakita na ako. Siya ang nagpadilat ng aking mga mata. Oo. Pati po ang mga kawalang hiyaan ninyo, nakikita ko na. Sinabi, dinagdag na lang. Di ba puro kayabangan ng kanilang pinagsasama? Ang pinagsasabi. So parang walang hiya rin itong mga taong ito. Sabi kong ganyan. Opo. Ayan. Ayun. Ayun, dami pala di. Nasa loob pa na yun. Convention center din ba ito? Ang dami pala. Ano siya? Malaking gymnasium yan eh. Opo. Malaking gymnasium. Kasi nung tagpuin ko na yung mga manggagawang barangay, kasama yung mga kapitan, marami na sila doon. I think 2 nights ago, ako ay naimbita sa Filipino Inventor Society. Okay. Na ginanap ang kanilang 81st
founding anniversary. Uh-huh. 81st, ha? Tagal na pala. Na pala, no? Sabi ko, kasi nakita ko dun yung ano, nandun yung ambassador ng Israel to the Philippines. Mm-hmm. Aba, opo. Eh, kakilala ko yun sapagkat pareho kaming na-stranded sa Bacolod Airport dahil nga dati, oh. Pauwi na kami, biglang pumutok yung kanlaon. Oh. Kaya nagkakilala kami. Uh-huh. At then, nagkita uli kami ron. Uh-huh. Sabi ko naman, tanda na pala ng society ninyo. Mm-hmm. Matanda pa kayo sa State of Israel. Oo nga. Totoo naman kasi sila, 76 years old pa lang ang founding. Ano, kayo 81. Oo. Oh. Nandun si Senator Joey Lina na siya pala yung gumawa nung Republic Act 5479 budget. Ah, opo. Parang 1992 law eh. Mm-hmm. Ibig sabihin, 32 years old na rin. Mm-hmm. Etong batas na yon. Ganito yung ano eh, kaya ako naikwento. May kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin kung paano i-screenin eh. Mm-hmm. Ah, ganun po, oo. Siyempre, medyo patawa ka ng konti doon eh. Mm-hmm. Oo. Ako po, kinikilala ko po ako yung contribution ninyo ng inyong grupo. Sapagkat nakita ko naman, kamukha po nung karaoke, kayo atang naging bento nun eh. Opo, Pilipino po. Pilipino yan. Bagamat naging issue po yan, oh. Oo, tapos kayo yata yung naka-invento nung merong laser acupuncture device. Oo, uh-huh, oo. Uh-huh. Meron din kayong unsinkable portable boat. Ano? Oo. Uh-huh. Meron din kayong ano eh, yung waste disposal at saka automated safety device. Mga ganyan. Uh-huh. Ano? At meron pa kayong aircraft sealant na naimbento. Uh-huh. Eh, ibig sabihin, marami naman kayo talagang... na i-contribute kung pag-uusapan eh, yung ikagaganda ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Oo. Uh-huh. Pero mawalang galang na po sa inyo, palagay ko meron pong isang bagay na dapat sana'y na-invento na ninyo ng matagal ng panahon eh. Ba? Ah, oh, na ngayon po eh, parang nakalimutan ninyo eh. Kailangan ngayon. Eh di nakatingin sa akin. Ang gusto ko po sabihin ka ako, sana maka-invento kayo ng makinarya na dyan po lahat dadaan ng mga kandidato. Aha. Uh-huh. Pagdaan niya kapag ka red, hindi siya pwede. Disqualify. Puro green lang. Lalo na po ako sa pagka-senador. Opo. Isipin niyo ka kung ang COMELEC, pinagod pa nila. Mm-hmm. 186. Opo. Dami. Ang nagpa... Gumamit sila ng maraming kaparaanan para ma-reduce sa 66. Mm-hmm. Pero yung 66 po ako eh, palagay ko sa kanila eh, mahaba pa rin eh. Marami pa rin po yun. Oh. O isip-isipin po ninyo kung gaano kahaba yung ating balota kapag ka inaprove lahat ito. Mm. Pero ako, kapag ka yung makina na invento nyo na, uh-huh, ang kauna-unahan po akong magre-renta niyan o bibili niyan ng COMELE. Mm-hmm. Oh. Padadaanin po kaming lahat doon. Uh-huh. Mm-hmm. Ha? Ngayon, siyempre po, pagka hindi siya... Hindi siya karapat-dapat. Eh, kuros eh. Aha. Oh, diba? May ekis ka. Oo. Oh. O, alimbawa po ako, tatatlo na lang kaming natira. Kunwari, kasama ako doon. Opo. O, hindi alam na po ninyo kung sino yung iboboto ninyo. Pumalakpak. Pumalakpak. Meron pa pong isa. Na, pwede ba? Oo. Oh, oh. Meron pa. Kasi po, nakita nyo naman po yung nangyari sa buhay ko. Mm-mm. Mm. Inaway na inaway po ako, pati po yung kinakain kong hopya, kinuha pa po. Oh, oh. Pwede ba kayong makagawa rin ng isang makinaryang napakaraming hopya ang magagawa para murang-mura at baka walang magagawa? Baka pag-produce na maraming hopya, no? Oo, palakpakan na naman. Oh. Diba? Eh, ganyan lang eh. Oo nga naman. O, di akong pag-uwi ko, ako'y binigyan ng isang invention na gustong-gusto ni Ma'am Edna. Baba? Oo, oh, ano po yun? Ano yun? Basta tatapakan mo yun at ikaw ay papawisan eh. Parang apak-apak. Hindi ko na nakita, kinuha niya eh. Bibigyan ko na lang kayo niyan, Kong. Oo, diba? Oo. Distributor din ako niyan. Yung apak-apak na gaganda yung mga, may mga vital points sa paa. May mga invention sila talaga na nakatutulong talaga. Diba? After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Hindi ko lang alam, ano, doon sa... Pero parang hindi natin natuloy yung quad ko. May hearing kayo sa Kongreso, narinig ko yung parang blue counterpart ng Blue Ribbon Committee ng Senado ko.
a good government ata si Congressman Chua ang nagpre-preside kanina. Ano ang kanilang iniimbestigahan din yung paring opisina ng Vice President? Mukhang nandun po at pinatawag yung ilang staff ng pangalawang pangulo. Hindi ko na po, nakatulugan ko po, hindi ko alam kung ano na pag-usapan nila. So, ibig sabihin, nung ipaliwanag ko na nakagawa sila ng bagay na illegal, itinuloy pa rin nila. Ay, mukhang tuloy pa rin po kasi... Kasi yung sinasabi ko sa iyo, yung privileged speech na ginamit nila na materials o material para magkaroon ng tawagin ang Vice President at ayun, imbestigahan. Ang sabi ko, mali yung pagkakabigay nyo sa kanya ng permiso na tumayo para mag-deliver ng privilege speech. Okay. At mali din naman na ni-refer nyo pa ako sa rules at yung rules ni-refer sa good government. Mm-mm. Sa mga tuwid, hindi pala nila mukhang pinakinggan. Nabaliwala po yun, Kong. Yung punto na yun. Nasa sa kanila na yun. Kung baliwalain nila, pati yung tuntunin namin. Uh-huh. At least, maliwanag na sa mulat mula pa, kahit na illegal, gagamitin ninyo, para sa ganun, mapatawag nyo lamang ang Vice President. Oho. Bay, parang hindi naman po ata pumunta ang pangalawang pangulo kanina, pero ang pumunta po, ilang staff niya. Nakita ko doon si dating Yusek Michael Poa, si dating Yusek Mike Densing, nandun din po kanina. Isa sa mga tinatanong po nila ukol doon sa mga pinagkakagastusan ng pondo ng tanggapan ng pangalawang pangulo, Kong. At pagkatapos, kinwestiyon din natin yung idineklara nilang parang motu proprio yung isang manifestation na nanggaling sa isa sa aming kasama na noon ay nakaharap sa Appropriations Committee at binabalikan niya yung ilang issue sa Department of Education. Uh-huh. Manifestasyon lamang yun dyan, ha? Ibig sabihin, hindi naman siya full privilege speech. Manifestation lang, pero tinanggap yun at ginamitan pa ng motu proprio. Ayun. So, para sa akin, puro wala sa lugar lahat ang pasimula, eh. Mm-hmm. Samantalang yung aking privilege speech, kagaya ng sinasabi ko noon, at mas malawak pa yung aspetong kinover ng aking privilege speech. Opo. Hindi man lang ni-refer sa committee dyan. So dito makikita mo yung yung selective process. Kapag ka gusto nilang gawin, kahit na sa pamaling pamaraan, gagawin nila. Ayun. Pero kahit na tama, kung ayaw nilang gawin, wala. Walang magagawa talaga. Opo, talagang tutuloy nila kung gusto nila. Oo, pero kailangan malaman ng taong bayan. Mm-hmm. Kung ano ang nangyayari sa likod ng mga imbestigasyon na yan. Mm-hmm. Kumusta naman po ang mga susunod yung araw? Mukhang magiging busy po kayong lalo ngayon. Medyo kasi napakarami nung mga grupo ng mga kababayan natin na gusto nilang makapunta ko ron, either magbigay ako ng message o iba, makadaupang palad ko lang sa iba't ibang mga kaparaanan. Nakakatuwa naman sapagkat hindi ko na-experience ito nung nakaraan, eh. Aha. Dito, pati mga text, hindi ko na halos masagot. Kaya nga, dumami na yung mga umaalalay sa akin na kapag itong ganitong mga text messages, kayo na yung sumagot, hindi ko nakakayanin. So, yung iba naman, kailangan makipag-usap sa mga, talagang ina-aportion yung mga panahon talaga para kahit papano, mapagbigay. Akala mo pati ba naman yung pati ba nga mga midwives? Mga kamudrana. Iniisip ko nga ano sasabihin ko sa mga nagpapaanak. Kaya ano, iniisip ko pa kung paano. Kailangan mapagbigyan sila. Nga po. Get notified for latest news. Mahal kong bayan.